Episode 4. Dahil ng mga sandaling iyon, nag-iisang kabayo na ang ministro. Hindi niya iniwan ang batang prinsipe at siniguro niya ito ay makikita ng mga tao na nilagay niya sa harapan ng pinto ng bahay ng mga tagalupa. Alam niya sa kanyang sarili na magtatanong siya dahil sa hindi niya maipaliwanag sa nangyayari sa kanya ngayon. Nabigla na lang siyang pinatpad ng kanyang mga paa sa kagubatan. Mapasok sa Encantadia. Napapaisip siya kung bakit siya napatpat sa lugar ng mga tagalupa. Gayong nasa kabilang dako siya ng daigdig at anak siya ng hari at reyna. Alam niyang iyon ang isipin ng batang prinsipe sa kanyang sarili, sabi ng ministro sa kanyang sarili. Ang lahat ng iyon ay kung magtatanong sa kanya ang prinsipe dahil siya ang susi sa kanyang buong pagkatao sa simula pa siya ay isang sanggol pa lamang. Kung prinsipe ako, bakit nandun ako sa lugar ng matagalupa? At ang aking ama ay isang magsasaka. Masyadong maiwaga ang aking buhay. Iyon ang sabi ni Daniel sa kanyang sarili. Talagang maiwaga ang buhay. Tulad ng sinusuong natin ito na kagubatan ng Encantada. At yan ay tinakda na iyong kapalaran sa oras na ikaw ay maging isang ganap na binata. Susuuin mo ang pinakamasalim o tapanganib bago mong pagtagpuan ang lahat ng itinakda na ginugot na iyong kapalaran. Ano ang ibig mong sabihin? Sa ngayon, ikaw at ang iyong magulang ay nasa ilalim ng kapangyarihan, ang reyna ng ikadilima na si Prinsesa Minerva. Hanggang sa napatingin si Daniel sa buwan na nagsisilbing ilaw sa kapaligiran. Bakit ganun lang galit ni Prinsesa Minerva sa aking amang hari at inang reyna? At sa akin, paano kung napasama sumpa ni Prinsesa Minerva? Yun ang sabi ni Daniel sa kanyang karap. Pinagpatuloy nito ang paglalakad-lakad sa paligid ng puno kinaupuan ni Daniel. At saka pinagpatuloy nito ang pagsasaad ng kwento. Dahil ng mga sandaling iyon, nagpasiyang iyong ama kung sino ang makapagpapagaling sa iyong lolo ay bibigyan niya ng maraming kinto at diamante. Ng mga sandaling iyon, nakatingin lang si Daniel sa ministro na patuloy na nagkukwento ito. Iyon ay hindi nakalagpas sa pandinig ni Prinsesa Minerva kaya agad siyang nagtungo sa palasyo para nakipagkita sa prinsipe. Ang prinsesa ng makukulam na si Minerva ay agad na pinatuloy ng prinsipe sa loob ng kanyang karian. At sa unang pagkakataon na magkaharap ang dalawa ay parang napatubalani ang Prinsesa Minerva sa kisigan ng iyong ama. Kaya nagpasya siyang hindi ginto at kaya diamante ang gusto ng Prinsesa Minerva na ipambabayad sa kanya. Ano ang gusto niya? Sabi ni Daniel. Ang pag-ibig ng yama, ang kabayaran sa gusto ng magkukulo para pagkilingin ng iyong lolo. Pero sandaling hindi nakakibaw ang yama dahil sa mapigit na hinihiling ni Prinsesa Minerva sa iyong amang heart. Kung hindi mo pagkibo ay nangangahulugan na tumatanggi ka sa ating usapan, diyan ka na. Yun ang sabanta ni Prinsesa Minerva. Na mga sandaling yun, palis na ang mangkukulam. Yun ang sabi ng mahal na hari. Magaling kung gano'n, biglang tumawang na malakas ang mangkukulam na si Prinsesa Minerva. Na mga sandaling yun, biglang nawala ang mangkukulam na sumakay sa kanyang walis at umangat o lumipat palayo sa palasyo. Dahil sa pangyayaring iyon, lapis na nagdamdam ang magpapakasal sa kanyang kasintahan na nagdadalang tao ng mga panang iyon na iyong ina. Paano kasalatin, prinsipe, kung ikakasal ka kay Prinsesa Minerva? Ako ang pinangako ng kasal at hindi siya. Dahil yan ang pinangako ko, Prinsesa Minerva, kumaling lang ang aking ama. Magaling na ang iyong hamangari. Katunayan, naglalakad siya sa hardin sa labas ng palasyo. Ang mga halim ngayon na bangon, bulaklak ay kanyang nilalanghap ngayon. Talagang tinupad ng Prinsesa Minerva ang kanyang mga pangako. Tumbasan mo ng malaking halaga ang hinihingi niya sa iyong pakasal at akong pakasalan mo.
Pero baka tayo isumpa niya. Pag hindi ako sumunod sa kanyang kagustuhan ng makasal kami ni Prinsesa Minerva. Kung ganun, magpasya ka para sa ating anak na panganay. Siya pa o ako ang titira dito sa palasyo? Kung hindi, ako ang aalis sa palasyong ito. Sandali natigilan ang prinsipe sa banta ng kanyang kasintahan. Nang mga sandali yun, nakikita ni Prinsesa Minerva ang nangyayari sa palasyo nang makita sa malaking kawa ang pag-uusap nila ng kanyang kasintahan. At ng prinsipe, kailangan makagawa ko na paraan. Tiyak na masisira ang aming usapan pag ang prinsipe ay nakalas sa kanya. Sisirain ko ang pangarap niya. Sisirain ko. Yun ang banta ng mga kukulang. Itutuloy po sa susunod episode 5.